Hi guys! Princess back! So for today's video, tuturuan ko kayo gumawa ng homemade piping gel. Saan nga ba ginagamit ang piping gel? Ginagamit itong panulat sa mga dedication cake. Kung nagustuhan nyo ang aking video na to, don't forget to subscribe, like, and comment sa comment box. At syempre, huwag nyong kakalimutan i-click ang notification bell para mas updated kayo sa mga gagawin kong videos. So, hindi ko na siya papatagalin. So, let's start! Ito ang mga dapat nating i-prepare. Meron tayong mixing bowl, sugar, food coloring, piping bag, calamansi or lemon optional, cornstarch, water, wire whisk, and strainer. Ang ating first step, ilagay ang water sa mixing bowl at isunod natin ang ating sugar. Ang sugar na ginamit ko dito ay light brown sugar. Pwede rin siyang white sugar. Haluin nating mabuti hanggang sa ma-dissolve ang ating sugar. After ma-dissolve ang sugar, isunod nating ihalo ang ating cornstarch. Haluin nating mabuti hanggang sa matunaw ang ating cornstarch para maiwasan natin ang pamumuo kapag sinalang na natin sa mainit. After natin haluin, ihanda na natin ang ating kalan. Buksan na natin ang ating kalan sa medium-high ng apoy. At ilagay natin ang ating ginawang syrup. Haluin natin mabuti para matunaw ang mga natitirang buong-buong cornstarch at sugar. Antayin lamang maging warm ang ating syrup. Kapag naging warm na ang ating syrup, ilagay natin ang calamansi. Kung wala kayong calamansi, pwedeng maging optional ang 1/4 slice ng lemon. Para saan ba ang calamansi o lemon? Para hindi maging crystallize ang ating syrup mamaya. Haluin lang nating mabuti hanggang sa kumulo. Kapag kumukulo na, ituloy natin ang paghahalo para maiwasan natin ang pagkasunog ng ating syrup. Antayin natin maging malapot ang ating syrup. Kapag medyo malapot na ang ating syrup, alisin na natin ang ating calamansi.
Oops. Ayan. Antayin lamang natin kumulo ulit ang ating syrup. Continue po natin ang paghahalo. Hanggang sa lumapot ng lumapot. Medyo malapot na ang ating syrup, pwede na to. Alisin na natin siya sa pagkakasalang. Antayin po natin lumamig ang ating syrup bago natin salain para matanggal ang mga natitirang buo-buo ng cornstarch at ng sugar. At syempre ng mga seeds ng calamansi. Bali, ganito po ang texture niya habang pinapalamig. Tapos na natin salain ang ating syrup. Ganito po ang magiging texture niya. Tapos i-add natin ang ating food coloring. Ang napili kong food coloring is violet. Kasi favorite ko violet eh. Yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Kung gusto niya ba ng yellow, blue, green, red, or pink. Depende yun sa paggagamitan nyo. Kung anong kulay ng cake. Okay, medyo nahalo ko na siya ng mabuti. So, ilalagay na natin siya sa piping bag. Sa paglalagay sa piping bag, dapat dahan-dahan para hindi siya makalat. Ayan. Kaya kailangan may space po yung taas niya para matupi po natin ng maayos. Okay, tapos na po ang ating piping gel. So magta-try na po tayo magsulat. Sorry po sa sulat ko. Ang importante po dito ang texture ng ating piping gel. Ala, ang cute ng kulay. Kulay violet.